sumainyo ang kapayapaan. Kay sarap bigkasin ang totoo sa damdamin. Kay sarap ulatin ang pawang katotohanan. Kay sarap makitungo sa mga matatapat. Kay sarap magmahal, naway damhin ninyong lahat. Ang may pandinig ay nakarinig. Kay sarap makitungo kung lahat ng pakikitunguhan, pagiging matapat at marapat ang siyang tinatanggap. Nalalahad ang kabutihan, nababahagi ang kadakilaan, ang amay tuwirang nahahayag kapangyarihan. Halina, halina, halina kayo mga mahal ko. Tantuin ang tinuran ko. Mapuspos ng liwanag kayo. Maganap ang makatanggap. At ang puso nyo'y maaliw. Magliwanag kayong lahat. Nek karameneyahanan. Nek karameneyahanan. Nek karameneyahanan. Iba't iba ang pananampalataya ng tao. Ang ginagawa nito, ang pagtupad at pagtalima. Subalit iisang ama ang nagbahagi ng buhay sa kanila. Sa iba't ibang kaparaanan, kadahilanan at pagtupad ng nilalang, iisa lamang ang dahilan ng ama kung bakit nabuhay ang nilalang nang dahil sa kanya pagmamahal. Sumainyo ang kapayapaan, alalaumbaga, ang may pandinig ay nakarinig. Yamang kayo'y naririto, namnamin ninyo ang bawat kong sa inyo'y tinuturan. Walang malay ni anuman ang sa aking binigay. Sa inyo ay aking iniluwan bilang katauhan, sa inyo'y aking alay, mga salitang kanyang binibigkas. Halina kayo, mga minamahal ko, magtanto at magnilay na totoo. Gawing marapat na sa puso ay tumimo ang damdaming inyong minarapat na dapat na matanggap ng amang mahal upang siya'y sa inyo ay malugod ng tuwira kung paano bibigkasin mga salitang banal, gayon din naman nasa't layo niyang sa inyo'y gawin marapat na kamtin ang layuning malinis kailanman na walang dilit iba kanyang ninanasa. Lahat ng nilalang ay matanglawan, magliwanag ang isip na tinataglan. Makadama ng tuwirang kainaman sa lahat ng nabuhay, walang nagbigay buhay maliban siyang inyong ama. Halina kayo,
magtantot magbulay sa aking inawit na pahayag. Walang nasa ko maging nayon sa inyo, kundi maging marapat nga kayo at ang aking mga mahal. Pag nilayan ang sakit tinuturan, tao lang ang nagluwal, subalit hindi ganang pagkatao ang nagdata. Yan ang pasubali ko, mga minamahal ko, ang may pandinig ay nakarinig. Walang bagay kayong hindi makakamtan, sa kaukulang sa inyo'y marapat na kamtan. O't taong aking mga mahal, magnilay magbulay kayo ng tuwiran. Walang makakami ang tao sa lupa, kundi Ama ang nagbigay ng buhay at taglay na mga bagay. Gano'n ka man kasipag, gano'n ka man katalino, ano man ang isipin mo't nasang gawin, kung wala kang magagawa na paraan para hanapin, at maghanap ka man, wala kang makikita't masisilayan sa mga bagay mong nasang kamti. Mayroon ba kayo makakaptan? Mga mahal, lahat ng bagay ay binuhay ng Ama para pakinabangan ng lahat ng anak niya. Pakinabang na hindi makapagpapaligaw, pakinabang na hindi ipagkakasala. Subalit sa mga bagay maraming naligaw, maraming nagkasala at nawalay sa Kanya. Sumayin niyo ang kapayapaan, magharian kayo, mga minamahal ko. Nekaramanayahan, nekaramanayahan, nekaramanayahan. Buhay po ba ang Diyos? Salamat sa mga nagbahagi, tuwirang katotohanan. Ang lahat ay mula sa Ama. Bahaging kaisipan, liwanag ng isip, liwanag ng pananaw, mga banal na salita, mga kaukulang ginagawa na marapat at dapat sa Ama nagmumula. Ang di lamang sa Kanya nagmula ang atikang masama at ang kasalanang ginawa ng tao sa lupa. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyo lahat, purihin, purihin, purihin ang Ama ng tuwirang sa Kanya'y kumikilala at tumatangga na kung papaano siya'y nagalak at ang kalooban niya'y nagliwanag ang pandamang mainam sa kaloob-looban. Nakilala ang Ama, tinanggap ang Ama, natatak ang Kristo bilang Nazareno. Buhay ba ang Ama? Magandang umaga po sa tanghali at pahapon mamaya. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Maaaring sabihin, ay bumi pala siya po. Opo, sapagkat namaga sa isang buto ng manok. Sa isang buto ng manok, marami ang naging mensahe at napahayag. Pwede po ba ako magkwento sapagkat hindi ako tinatantanan eh. Sa kakaunting pangyayari, marami ang naibahagi. Hindi na po kasi ako kumisan kumakain sa gabi. Ninom lang ako ng insure o kaya gatas tsaka siyang tinapay o kaya biskuit. Subalit, ang dahil po kagabi ay kumpleto yung mga anak ko. Bagamat yung isang manugang ko ay wala, dahil yung anak ko gusto yung nakapaksyon, tapos yung dalawa nagsiuwi, yung isa nandyan kasama ko, tsaka mga apo,
nagluto po ng adobong manok yung aking manugang. Sa madaling salita ay pagkatapos ng gawain, dahil may misa po, may gawain, ano, sabi nila, Mama, kain na po. Sabi nila, mayroon akong sinasagot sa Skype. Yung palagad ko po na sa Japan. Sabi ko, sige, susunod na ako. Hindi po ako nakalabas agad. Tinawag uli ako. Sige na nga, ako, kakain na ako. Sige po, masarap na. Ma, masarap nga ka ako. Kasi po ay, yung po bang lutong-luto na durog na hindi yung malalaki na laman, ano? Ngayon pati buto'y malambot. Sabi ko ba, masarap. Niloko pa yung mama, anong lasa? Mama apo. Mama apo. Minsan po tawag nila, mama apo. Ano po lasa? Minsan naman apo. Ano po? Maasim na, no? Sabi naman yung panganay ko. Hindi, masarap nga. Oo. Sabi niya, may tagapagtanggol. Sabi naman po na, ano, sa anong ibang anak ko, yung dalawang manugang ko, tsaka dalawang anak pa, na sabi nga, eh, may tagapagtanggol. Siyempre, masarap ka ako. Hindi, sige po, kumain ako ng konting kanin at nagpapak. Ano po? Ngayon, tapos na ako. Ano ba't na ako? Anuhan ko pong ngatain yung butong malambot. Hindi, sabi ko, masarap, malinamnam, sabi ko. Kumuha pa po ako ng isa. Naghanap pa ako ng isa kasi po talaga sa dating buhay ko, paborito ko yung buto ay ninangata. Tumama po yung last na kagat ko, yung last na buto na yun. Tumama po dito sa dilagid ko, sa dulo ko, mirot po ang mula dito hanggang dyan. Sabi ko, po sa dating buhay ko, mumurahin ko yung buto. Dahil kundi sa buto, hindi sumakit ang gilagid ko, pati ugat. Pero sabi ko po, kasalanan ko yun, ano? Hanggang sa, tapos na po, hanggang ko po yun. Ay, Diyos ko. Sabi ko, Panginoon, patulugin niyo po ako. Hindi ko po maramdaman ito. Nahimbing naman po ako. Hindi po ako nag-vigil. Sabi ko, magpapahinga. Pero hindi nila alam na yung kausap ko sa Skype, may masakit ako. Sabi ko, mahal na pati, di na nga ako magbibigil nito eh. Kasi ako eh, para makapagpahinga. Pero kumikirot po. Kumikirot mula doon agad dyan. Sabi ko, ay di ngayon sa madaling salita po eh, nahimbing naman ako. Nagising po ako ng mag-11:30. Sabi ko, ay, Diyos ko, mapatulugin mo po ako uli. Sige, dasal. Tulog. Pagiga ko naman po, itulog ako eh. Pagkatapos ko pong nananalangin eh, higa, tulog. Hanggang sa magising po ako ng 5:30 na po yun. Sabi ko, Panginoon, gising ko ako ng 3, ano, eksakto po, alas 3. Tapos yun, 5:30 na. Higa pa sana ako matutulog. Subalit, hindi na po ako makalik. Itala mo, anak, itala mo, sabi sa akin. Ano po itatala ko sa karangkot na buto? Naging dahilan ay masakit. Umisan po ang tao, sabi nga po ng Panginoon. Kapag nasasarapan, kain lang ng kain. Kapag nagiginawahan, gawa lang ng gawa. Kapag nalibang sa mga nakamtan, nakakalimot, at kung wala pang masakit, hindi maalala, siya pala'y nakalimot. Ganyan din po ang buhay ng tao na maraming adika, maliwanag po ang tinuran. Anak, ituran mong maliwanag, ganyan ang taong naligaw at nalayo sa akin ng dahil sa mga kaaliwan sa sanlibutan, mga kinamtan. Nang magising isang araw, may karamdaman na palang mabigat. Mayroon na palang karamdaman na hindi niya alam yun ang mga kamamatay niya. Tulad ng bagang mo, kung hindi pa sumakit yan, tutuli mo pa pagkain mo ng buto. Subalit dahil may naramdaman ka na natugot ito, ganyan ang taong palalo
malabis. Labis na, sige pa rin na, sige. Ala nang ginawa, kundi magsumakit, magsumikap na magpaunlad, paunlad, paunlad. Kahit na bili ng dito, bili ng lupa doon, bili ng ganyan, bili ng ganun. Tiwangwang lang naman. At ang nangangasiwa, namamahalay mga katiwala na hindi naman pinakikinabangan. Mahirap kong tanggapin ito. Subalit ito ang totoo. Magalit man po kayo, wala akong pinatatamaan. Ito po binabahagi sa akin ng Espiritu. Sapagkat, bakit nga ba gayon ang ginagawa ng tao? Samantalang ang daming nagugutom, ang katiwiran, ay bakit ko ba pakikialaman ng kapwa ako basta ako'y nagsusumakit sa buhay ko? Oo po, tama po, nagsusumakit. Dahil may puhunan ka, dahil may talino ka, paano yung wala? At hindi rin totoo yung sinasabi ng taong kaya umasenso, yumaman, dahil sa matalino, dahil masipag. Marami pong matalino at masipag, hindi yumayaman. Hanggang sa namatay, simple lang ang buhay. Ibig sabihin, sa kapalaran yan, sa guhit ng palad. Ano po? Kaya yung taong totoong pananalig at pananampalataya at totoong nabuksan na sama, alam niyang tanggapin yon. Kaya niyang tanggapin na sadyang may taong pinayayaman at yumaman. Subalit, may nagagawa rin ang Ama na kung sinong naapit, inapi, bandang huli na itataas niya. Tama po ba? Nagagawa rin ang Ama na kapag ginusto niya, ikaw na nasa ilalim ay maitaas niya. At nahambing daw po sa tao, ang tao sa manok na kahig ng kahig na nakapakawala sa mga bakuran. Nasa bakuran, kahig ng kahig, tuka ng tuka, lipad na lipad, nawalay sa mga kasama, nawalay sa kanyang tandang. Subalit, kung minsan sa kakataas ng kanyang lipad, hindi niya alam, pagbaba niya pala ilalagapak siya, bali ang pakpak, pilay pala siya. Ganon din ang taong nagpakakatayog, nagpakataas. Hambing sa isang manok ng tuka, kahig ng kahig. Subalit, hindi niya alam, isang araw pala mababali ang pakpak niya. Hindi niya alam, isang araw pala mapipilay siya. Hindi niya alam, isang araw pala mamamatay na siya. Nasaan ang kinahig niya? Nasaan ang tinuka niya? Nawala lang, baliwala. Di ba ga? Mamahal, puro talinghaga, mga talinghagang salita. Subalit, walang patama, kundi pagnilayan na ito'y totoong nagaganap sa lupa. At ang lahat ng nagaganap na ito'y nasisilayan ng mandakila at walang malilihim kailanman sa kagagawan at gawa ng taong nilikha. Buhay ba ang Ama? Kaya, huwag kang malumbay anak, niloob kong mangyari ito sa iyo at maganap sa iyong bagang upang isambit mo. Pagkatigas-tigas maneka ng bagang mo, may pagkakataon na masasaktan ka rin anak. Yan ang taong mga matitigas ang damdamin na hindi marunong magpakababa. Darata lang takda, kailangan sumuko ka't bumaba sapagkat ikaw rin ang patuloy na masasaktan. Buhay ba ang Ama? At bakit niloob ko, anak, na ito'y ngatain mo at nguyain? Ganyan ang tao, anak. Hanggang kaya niya, hanggang kinakaya niya, ginagawa niya. Subalit ang hindi niya alam, yung ginagawa niyang yaon pala ang magdudulot sa kanya ng hindi maganda. Buhay ba ang Ama? Sa una'y sarap, sa una'y linamnam, sa una'y sulong ka lang ng sulong. Subalit sa bandang huli, kapag nakalimutan mong may buhay ka pala, at sa wakas ay hindi mo na alam kung kailan ang mamamatay na. Tsaka mo na alala, nagkapalalo, nagpalalo ka palang tao. At doon ka nasusuko, paano kung matalino ka ngang nakomatos, hindi mo na masasabing patawad po. Paano kung magaling ka nga, matalino, mayaman ka, subalit nakomatos, hindi ka na masasabi, hindi mo na masasabi ang patawad po sa mga pinagkasalahan mo, sa mga nagkasala ka, sa iyong pagkakamali, sa iyong pagkatao, at sa Diyos mong Amang totoo. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Marami ang nilalang sasabihin, mananambahan siya ng Kristo. Kaya pupunta siya sa ganun, pupunta siya sa ganito. Sakya po pala ay maraming mananampalataya. Ang wika pa ng iba,
Oo, marami nga, mga mahal ko. Subalit, totoo lahat kaya ang mga mananampalataya ay nakakakamit ng grasya o pinsala sa iba at kapahamakan sa iba. Mga mahal, katotohanan, hindi sinabi ng isang Nazareno na ikay magpakapagal, magprosesyon, at kapag ikay napagal, magmumura. Hindi sinabi ng isang Nazareno, pahid mo sa akin ang mga panyo, kapag ikay nabunggo, magmura ka sa kapwa mo. Walang sinabi kundi, manhali kang tapat sa akin, at puso mo'y kamtin ako, at manahan ako sa'yo. Subalit walang masama sa mga panatiko, sa pananampalataya, subalit gawing tama at totoo. Sapagkat hindi lamang sa gawang gayon mapapakilalang tapat ang pananalig mo, kundi mapapatotohanan mong totoo kasama kung ang puso mo'y malinis at ang isip mo'y gayon din. Wala kang hinagap sa isip na bakit ganon si ganyan, bakit ganon si ganon, at walang laman ang puso mo, kundi pag-ibig, hindi galit. Yaon masasabi ng Kristong pinagbabatahan mo para lang mapakita mong pananalig mo, tapat ka, totoo, sa Kanya. Sumayin niyo ang kapayapaan, mga mahal. Alalaumbaga, ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag. Nekkaramenayahan na. Yamang naituran ang marapat sa inyo, pag nilayat bulayin niyo ang tinuran ko. Ganang kunching sa pagkatao'y di may sisiwalat ito. Ganang pagkatao'y walang lakas loob na gawin ito. Ganang katauhay di may sasambit sa inyo. Ganang pagkatao'y di ginawa ito. Subalit ganang di nyo na silayan ang nagturan sa inyo. Naway maramdaman nyo, mga minamahal ko. Nekkaramenayahan na. Bakit ginagawa kong dalas-dalas mabilis ang pagtuturan? Upang masambit ko'y ito, mga mahal ko. Ginawa ko sa tao ang ganitong pagsambit, sa kanyang bibig ganito ang pagluwal, upang patotohanan kung hindi siyang nag-aral at di niya pinag-aralan lahat ng tinuran, kundi mabilis kong sa kanya'y dinaratal. Binubuka lamang kanyang labi at bibig ay nangungusap upang aking iluwalang marapat sa inyong lahat na kung maririnig, kayo'y nakarinig, na kung mananamnam, kayo'y makakadama, na kung mabubuhay ang pananampalataya, tuwir ang mapapatotohanang buhay sa inyo ang Ama. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkaramenayahan na. Buhay po ba ang Diyos? At nang dahil masakit at namaga, yan, bungi. Di bali ng bungi ka, anak. Huwag lang mabubungi ang pag-iisip mo sa pagtitiwala mo at pagtupad mo sa akin. Buhay ba ang Ama? Pagkaganda-ganda man ang ngipin at kay puti-puti, subalit walang batid, walang alam kundi ngumuya, mayroon bang magagawa ang Amang Dakila para siya'y pabutihin at siya'y gumaling sa kanyang karamdaman? Mga mahal, sinong taong maganda na bungi na maganda siyang tingnan? Sino naman ang taong pangulang, subalit dahil maganda ang ipin na hindi hahangaan? Yang lahat na yan sa tao lang. Subalit ang pawang katotohanan, ang Ama, kahit sino ka pa, maganda lang kalooban mo, maganda ka sa pananaw niya. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaumbaga, ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag. Tulad ng ihi ninyo at dumi. Pag ito'y naimbak at hindi niluwal, dulot ay karamdaman, dibaga. Kapag inyong pinigilan at nag-aanyaya na ng pagluwal, dahil hindi kayo makatayo, kayo nagsusugal, kayo nakikipagkwentuhan, kayo may ginagawa, hindi nyo namamalayan, infeksyon ang dulot niyan. Buhay ba ang Ama?
Gayon din ang taong alam niya nang nagkakasala siya, alam niyang sumasama siya, alam niyang naging masamang tao siya, subalit hindi niya mapagilan ang sarili niya dahil sa pagnanasa niya sa sanlibutan, siya rin naman ang masasaktan. Mamahal, ang lahat ng salita ay may kaukulan. Ang lahat ng bahagi sa inyo ay dapat pagnilayan. Hindi kayo pwersahang pinipilit man lang, kundi kayo ay magnilay. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Mula kay Lucas. Bumalik si Jesus sa Galilea at sumasa kanya ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kumalat sa palibot ng lupain ang balita tungkol sa kanya. Nagturo siya sa kanilang mga sinagoga at dinakila siya ng lahat. Ay palad nilang dumakila, subalit ang tanong, dumakila kaya sila dahil tumanggap na totoo o dahil may ginawa ang Kristo sa kanila? Tuloy natin. Umuwi si Jesus sa Nazaret na kanyang nilakhan, gaya ng kanyang kinagawian. Pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaias. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito, "Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita, upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon." Nilulo niya ang kasulatan at matapos isauli sa tagapaglingkod, siya'y naupo. Nakatitig sa kanyang lahat ng nasa sinagoga. At sinabi niya sa kanila, "Natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan samantalang nakikinig kayo." Pinuris siya ng lahat at namangha sila sa kanyang napakahusay na pananalita. "Hindi na ito ang anak ni Jose?" tanong nila. Kaya't sinabi ni Jose, ni Jesus, "Walang pagsansalang babanggitin ninyo sa akin ang kawikaang ito. Doktor, gamutin mo ang iyong sarili. Sasabihin din ninyo sa akin, gawin mo naman sa iyong sariling bayan ang nababalita naming ginawa mo sa Kapernaum." At nagpatuloy sa pagsasalita si Jesus. Tandaan ninyo, walang propeta ang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming babaeng balo sa Israel noong kapanahunan ni Elias nang hindi umulan sa loob ng 3 taon at kalahati. At magkaroon ng matinding tagutom sa buong lupain. Subalit, hindi sa kanino man sa kanila pinapunta ni Elias, kundi sa isang babaeng balo sa sarap. Mga mahal, nakikita ng Ama ang laman ng isip ng tao at damdamin. Nababasa niyang nilalaman ito at natatarok ang kalooban. Kaya't bakit hindi doon pinaparoon itong si Elias, kundi sa isang babae pang balo, upang dooy magpakita ng hiwag at himala? Bakit hindi lahat ay makatanggap sa isang Jesus? Mga karating bayan,
at malalayong lugar pang humanga at dumakila. Samantalang sa sariling bayan ay itinatwa, hindi tinanggap, at marami pang nagkanulo. Yan ang tao. Nagmamasid, ginagamit ang mata, humahatol ang isip, bumibigkas ang bibig, sa hindi niya nababatid. Sapagkat ang sinasabi lamang kung ano ang nakita niya, subalit hindi ang kanyang nadarama. Na bakit nga ba itong taong ito'y naiba ang kanyang ginagawa? At bakit nga ba ang taong ito'y ibang gawa? Ano ang kapangyarihang nasa kanya? Bakit nagagawa niya ito? Anang sinasabi ng mga tumanggap at nahihiwagaan. Subalit ang mga taong di makatanggap, nakamulat-lat ang matang nagmamasid at puro paghamak ang ginagawa. Yan ang tao sa lupa. Kapag kilala ang gumagawa ng maghiwagang gawa, hindi matanggap bagkus sinasabi pa, kumaniwala kayo diyan. Kapag nakaririnig ng ibang salita, hindi matanggap sapagkat matalim ang dila. At sinasabing, kunwari lamang yaan. Nasaan kaya ang katotohanan? At sino ang mata, pangnatao, na labanan ang katotohanan? Sino kaya ang gagawa ng katotohanan at magbibigkas sa katotohanan, hindi bagat ang matapat at totoo? Yan ang pawang katotohanan, mga mahal ko. At ang tapat at totoo'y binahagi sa tao, kaya't nagkatawang tao binigay sa mundo. At kung papaano sa panahon ng Espiritu, ang mga naghahayag ng hindi nila matingkala at malirip bilang tao sa lupa, sino kayang nagandog at nagbigay? Sino kayang nagahari at nangunguna? Ito kaya'y kahiwa-hiwaga o tunay na humaywaga ang Ama sapagkat siya'y nakagagawa ng imposible sa lupa. Kaya, ang taong tumanggap at kumilala sa hiwaga, natamo ang himala. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Subalit, marami ang nagsasabing Panginoon ko, ngunit at pasubali, wala sa damdamin, kundi sa nguso. Marami ang sumisigaw na Panginoon ko, subalit ang kalooban ay may burak at masama ang nilalaman. Ang layon at nasa ng Ama, kamtin mo ang marapat, tuparin mo ang dapat, kalinisan ang isip sa iyo'y maghari, kalooban mo'y maging lubos ang pag-ibig. Sa lahat, ang may pandinig ay nakarinig, sumainyo ang kapayapaan. Nekkaramenayahanam, nekkaramenayahanam. Sapagkat walang mangungusap ng kabanalan, maliban ang banal na pinagmulan. Walang magluluwal ng pawang kabutihan, maliban ang ginawa at gumagawa ng hiwaga. Tao, naramdaman niyo ba ito sa sarili niyo? Naangkop ba sa kabanalan ang katauhan ninyo? Kung magkagayon, hindi kayo ang ganito, kundi ang sumainyo at tinanggap nyo. Kaya't nakapagtuturan, nakapagluluwal kayo ng marapat, nakatutupad, nakagagawa kayo ng dapat, sapagkat ganang katauhan nyo, ang buong katauhan nyo'y pinaghariang lubos. Mapapalad kayong mga napaghaharian ng tama't tumpak, at sa buhay nyo'y tumanggap na ganap. Sa hindi ninyo nasisilayang liwanag ng buhay, na sa inyo'y magpapaliwanag na ganap. At doon matututunan ninyo ang marapat at dapat, sa buhay nyo'y magiging angkop at maging ganap. Sa gayon, makakamta ninyo ang higit sa sapat. Nekkaramenayahanam, nekkaramenayahanam, nekkaramenayahanam. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, purihin, purihin ang Ama. Araw ng Nazareno sa mga Katoliko. Subalit pawang katotohanan, lahat ng araw ay araw ng Nazareno. Buhay ba ang Ama? Sabagkat walang Biyernes pa kay Kristo para malakas ang Espiritu. Lahat ng araw ay malakas ang Espiritu sa totoo sa Kanya at nagtitiwalang totoo. Buhay ba ang Ama? May mga nagsasabi, Biyernes ngayon, malakas ang Espiritu.
Bakit? Anong espiritu ang nagpalakas sa araw ng Biyernes? At bakit humina ang ibang araw? Sa makatwid, ikaw ang mahina, hindi ang espiritong totoo. Kaya't kung araw-araw tanggap mo Espiritu Santo, walang hihinang bahagi ng katawan mo. Buhay ba ang Ama? Sapagkat mananalig kang ang bawat araw ay araw ng Ama, at ang araw niya para sa iyo'y araw mong kaloob niya. Kaya't ang bawat nananalig sa tapat at totoong kaloob ng Ama, hindi siya magsasabing Biyernes Santo, malakas ngayon. Biyernes pala, aba, 13 Biyernes, masamang araw yan, masamang numero. May ginawa bang masamang araw at oras ang Ama? Lahat ng araw at oras ay mabuti para sa Kanya. Lamang ang taong hindi totoo tapat sa Kanya, pinasasama nila. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal. Kaya nga't ang pawang katotohanan, kapag nasumpungan, hindi mo sasabihin, hawak ko si Nazareno. Ikaw ang hahawakan ng Nazareno, sapagkat kailanman hindi mo mahawakan ang Diyos na totoo. O tao, paglilaya ninyo itong tinuran ko. Tao, magnilay, magbulay, magtanto ng tuwiran. Sino ang inyong buhay? Tao, maging ganap kayo, magaganap sa inyo ang layo ng Ama. Tao, mahal ko kayo, mahal na mahal, mahal na tuwiran. Halina, halina, inyong marapating, ganap niyong suriin, ganap niyong tantuin. Tao, ano ang buhay niyo? Saan nagmula ito? Ano nga kayo? Bakit nakakaawit ka? Nakakaawit kayo? Saan nagmula? Tinig, tinig na binigay sa mang lahat iyan. Kaya gamitin mo tao, sa mabuti ito, makakamtan mo, mabuti sa buhay mo. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo ng tuwiran. Pilay ka mang naturingan, kung buo ang pananalig mong taglay. Hahakbang ka sa matwid na landas, tatahak ka sa katotohanan, magliliwanag ang iyong buhay, ika'y masisiyahan. Taong aking mga minamahal, kayo ay magbulay, kayo ay magnilay, kayo ay makatangga, kayong lahat, samang marapat. Natuwirang kung wala siya ay wala kayo, na kung tuwirang di nyo madama ay di makikilala, na kung tuwirang tawagin nyo man at di nakikita, kung wala sa puso nyo, hindi ninyo magagamtan. Kanyang nasa't layunin, kanyang binibigay na hangarin, upang kayo'y magbagong buhay, makamtan ang liwanag sa kanyang kaloob na kanyang binigay na tinatawag ninyo Hesukristo aking Panginoon. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo ng lubusan, matanto niyong buhay at di patay kailanman,
at di mamamatay kahit kailan, at di mapaparang, hindi lilisan, hindi mawawala sa sinumang amay na kanta. May pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag, lahat kayo ay mabuhay, ang tuwirang pag-asa tulad ng sa aking pinabang lalagyan. Maring ibaba ng ama ang kalahat-lahatan, sidlan niya ang lahat ng inyong mga bangan, at tuwirang masambit niyo, dinakila kong ama, ginawa niyang mabuti ang aking buhay. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo ng tuwitan, malubos ang sa inyo'y liwanag na nakamtan, mapagningas, mapagningning ninyong lahat. Ang may pandinig ay nakarinig, halina kayo tao, namnamin ang kaloob sa inyo. Netkaramenayahanam. Buhay po ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Kung di ka magkakasakit, paano ka maghahanap ng manggagamot mo? At kung ang nasumpungan mo ay tunay na manggagamot, di ba makikilala mo siya? Kaya huwag mo ikalumbay kung ika'y nagkasakit, kung masusumpungan mo naman ang kagalingan mo sa tunay na nagbibigay buhay! Paano kang makapagsasabi na ang kulang ko'y pinunuan kung ang kapwa mo lang ang nagbibigay at hindi mo naalala ang sa'yo'y bumuhay at ni hindi mo napasalamatan sa mga anghel na sa'yo'y inialan? Paano kaya ko ika'y pagsawaan? Sino kaya ang iyong tatakbuhan? Kung ika'y inayawan sapagkat ika'y lapastangan at di marunong magpasalamat man lang? Sino kaya ang sa'yo'y ganap na kukupkop at magpapahalaga? Sino kaya ang sa'yo'y hindi magsasawa at di mangiinawa? Mga mahal, patuloy niyong alalahanin, mayroon kayong